thank you for staying with us dito sa Men of Light at maraming salamat sa nagbasa sa ating ebanghelyo, si Judge Jovai Mercado. At pinag-uusapan po natin ang Gospel of Matthew chapter 5 verses 17 to 27. Ang pamagat po ng episode na ito ay Ugat. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Ambo David. Kamusta po kayo lahat? Ito po si Reverend Kenneth Alde. Magandang araw po sa inyo. Father Ching po, magandang araw din po. Si Rev Kenneth po, nagbibilang na lang ng araw yan. Ilang tulog na lang, Revs, at ikaw ay pari na. March 16. So, naghahanda po siya ng kanyang ordinasyon. At ipagdasal po ninyo na maging isang mabuting pari ang ating si Reverend Kenneth. Mamula yung mga galit. Kailangan po ang dasal at panalangin ninyo. Oh, ayan, narinig po ninyo. No, ayan ang kanyang pakiusap. At si Rev Kenneth po ay nandito dahil ang ating Father Deo ay isang awardee. Yes. Eh, sa araw pong ito ng taping ng episode na ito, si Father Deo nag-text sa akin nung sabi niya, sorry, hindi ako makakasama ngayon sa taping dahil nakatanggap ako ng Outstanding Fernandino Award. Congratulations, Father Deo. Galing po naman talaga si Father Deo. Oo naman. Oh. Sabi ko, paano siya naging Outstanding Fernandino? Hindi naman siya taga San Fernando, taga Florida Blanca, Pampanga yan. Gumawa po ng resolution ang City Council para gawin siyang adopted son of San Fernando. And I think it will, for a good reason. Napakarami na po na talaga ng contribution ng ating mahal na Father Deo sa development ng San Fernando. He was, after all, Father Deo, director of the Social Action Center of Pampanga for a long time. Very close siya sa mga NGOs and alam niyo naman ho, hindi naman ho sa may mutual admiration society kami ng Father Deo. Si Father Deo ho ay isang management expert na pinagmamalaki po sa Archdiocese of San Fernando. Well, anyway, baka lumis yung ating kwentuhan. Ano? Ang topic nga po natin is the commentary of Jesus on the Ten Commandments. Pero hindi naman niya inisa-isa lahat, no? Namili lang siya, kumbaga, doon sa 10 utos. At ang unang komentaryo niya is on the fifth commandment. Anong fifth commandment? Huwag kang papatay. Huwag kang papatay. Thou shalt not kill. Pero parati siyang may kasunod. But I say to you. Ano yung kanyang rejoinder? Pakibasa nga natin yung kanyang ano. You have heard it said, sabi niya. Narinig ninyo na sinabi sa inyo, thou shalt not kill, and whoever kills will be liable to judgment. But I say to you, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sabi niya, whoever is angry with his brother or sister will be liable to judgment. So he is addressing anger. Ang pamagat po natin eh, ugat eh. Parang kay Jesus ang mahalaga, makita natin yung ugat na dahilan, the root cause. And here, he is presenting ang ugat na dahilan ng pagpatay. Kadalasan ay galit, puot, no? Hinanakit, mga resentment, hindi ba? Kasi, hindi ka naman papatay na masaya. But and usually, even when people look masaya, pwedeng may tinatago, di ba? Pwedeng may kinikim-kim. We'll never know. Even, you know, actually, this is merciful, very merciful of Jesus. Parang sinasabi din niya, even kahit yung mamamatay tao, mabubuting tao yan. But sometimes, titignan lang yung sitwasyon talaga. Oo. Minsan, di lang natin alam anong nangyari sa kanila. Many of them are really victims. Victims of abuse. And of course, pag binabiktima ka, minsan galit ka eh. And you never get out of that web of anger. Di ba? Kaya, parang ang sinasabi dito ni Jesus, yung murder does not begin with a man sticking his knife into somebody else's body. No. It begins in the heart. It begins with hatred, with anger. Ganon, di ba? Sa mga human formation session po namin nung nasa seminaryo pa po ako, yung po yung tinatanong at ina-address, ano yung nangyari sa akin nung bata ko, ano ba yung issue ko na that is surfacing now, pero merong root cause, merong dahilan. At parang just making you aware of it, no? Kasi mahalaga yung mulat ka eh. And then sa mga counseling sessions rin po na ano ko,
yun po yung dinidiin sa amin eh, lalo na nag-aaral po ako ng counseling yeah. sa Ateneo noon. Sabi sa akin ganyan, kailangan tulungan mo yung kina-counsel mo to be empowered to stop the cycle of violence, yeah. the cycle of anger and resentment. Kasi yung inabuso, malaki ang tendency mang-abuso ng kapwa, eh, di ba? Parang ganun. Yun yung tinatawag nating cycle. Opo. Eh, pag hindi mo napahinto yun, talagang... Yeah, you remain a victim. Oo. At kaya, ang yun, mahirap pa, makakabiktima ka lang. Makakabiktima ka. Yeah. Parang, yun yung ano eh, una, biniktima ka lang. Pero susunod, yung pagiging biktima mo, magkakaroon ng bagong anyo in your becoming a victimizer. But even as a victimizer, you remain. Parang double ang pagiging victim mo. When you become a victimizer, parang mahirap nang lumabas, hindi ba? Ganun. Kanina ho, kinukwento ko yung mga typical na, minsan yung mga Sharon Cuneta films, hindi ba? Bukas, luluhod ang mga tala. Yung mga ganyan. Mga tipong isang babae na poor lang siya, ganun, inapi-api, ganyan. Tapos darating ang panahon, yung nang-api sa kanya, maghihirap. Tapos siya ngayon, yumaman, ganun. Tapos meron na siyang perfect opportunity na makagante. E kaso, meron siyang boyfriend na nakakaunawa sa nangyari sa kanya. Mm-hmm. Kasi sabihin niya na, do yourself a favor. Anong mapapala mo kung gaganti ka? You remain a victim. Parang ganun. So, what is the best solution? Forgive. Mm-hmm. Forgive. Kaya, napaka-common, sinasabi ng Panginoon, magpatawad. Bigla ko lang naano yung sangipin natin. No? Oh. Sangipin, no? Pag masakit yung ngipin natin, kahit anong gawin mo, uminom ka ng ganyan mo, misal wala nga rin. No? Yeah. Pero pag pinabunot mo talaga, medyo yung sa una parang nakakatakot, pero dahil doon sa mga anesthesia, yeah. hindi na. Pero, yun yan, pag nabunot, talagang para kang na-relieve na. Oh, malaki. 'Di ba meron pang ano yung root canal treatment mm-hmm. o yung root ugat din yan. Ganyan, parang hinahanap mo yung root eh, 'di ba? Yeah. And kung minsan talaga yung hindi mo alam na nandoon yun. Sabi mo nga yung issues, hindi ba? That's why you have to bring it to your awareness. The people will have to help you become aware of it. Eh. Yung ang pagiging mulat mo doon sa issue mo na yon, malaking bagay na yon. At saka po yung kapag po kasi hindi na-address yung issue yon, yung example the anger within, you are not only killing others, eh, you're also killing yourself. Yes. So, dahil hindi ka binuhay, hindi ka nilagay ng Diyos sa mundong ito to be someone who is broken, yeah. someone who is wounded. Yeah, yeah. Hindi ito yung original na intention sa atin. That's right. Oo. Oh. At diyo ka yung ano eh, yung killing hindi lang yung physical. Eh. Uh-huh. Di ba? O minsan, pwede mong putulin yung kaugnayan mo dun sa tao na buhay pa siya pero parang patay na siya sa iyo, di ba? Ganun, di ba? Pwede mo siyang patayin sa bullshit, no? Yung dead mo siya. Isa pong ano, yung nabasa ko po isang reflection ni Bishop Taglia, sabi niya. Yung he was reflecting on Jesus going to the dead on that Saturday. Sabi niya, sa mga Grego, ang tawag saan yan, the realm of Hades, di ba? Oh, Hades. Oh. Ang tawag sa mga patay, shades. And shades, nandun sila, but they cannot interact, they cannot communicate. So, being dead is being isolated. Yes. Being isolated. At marami sa atin, sa panahon ngayon, we are isolated with one another. And kapag in-isolate mo yung iba, parang pinapatay mo na rin sila. Parang pinapatay mo sila. Oh, at saka, pinapatay mo rin sarili mo. Parang you wall the world out, you wall yourself in. Para sabihin mo, wala na akong kaugnayan sa inyo, di ko kayo bati lahat, mga ganyan. No? What did you do with yourself? Parang, ikaw rin ang... Parang gumawa ka ng hukay. Di ba? You entombed yourself. Parang you're nagsi-self-destruct ka. Di ba? And I think this is the kind of self-destruction na dito tayo nililigtas ng Panginoon. Parang, eh. Do yourself a favor. And forgiveness is one of the best therapies. Best therapies. Alam ko, madaling sabihin, sabihin nyo, it's easier said than done. Or it's a tall order.
Di ba? Even Jesus, sinyari, sasabihin niya yung love your enemies, do good to those who hate pero you. Pero yun ang talagang daan. Yeah. No choice. Mahirap para, siya, pero yun ang talagang daan. Kasi, yung, if you don't learn to love your enemies, you end up becoming like your enemy. Di ba? Oo. Sabi nila, ako, isang favorite book ko, yung kay, ano, yung si Paulo Freire, yung Pedagogy of the Oppressed. Kasi nung medyo bata-bata pa, ito medyo isang libro na may social analysis, pero yung tipong theory niya ay yung mentalidad ng oppressed. Kapag inalipusta ka, sabi niya, at matindi ang galit mo, gusto mong gumanti, before you know it, you don't realize ginagaya mo ang oppressor mo. You become like your oppressor. Kung titignan nga po natin yung history ng mga bansa na people who were oppressed and then they took over. Yeah. And then they become tyrants. They become the oppressor. Diba, sinabi yan ni Jose Rizal. The slaves of today can become the tyrants of tomorrow. Pag hindi nila na settle yung issue na yun, process yung issue na yun. So, ito ho ang takbo ng ating diskusyon. Ano ho? At kayo din po, sana habang nag-break tayo, tuloy ho ninyo yung inyong sariling pagpapalitan ng inyong mga kuro-kuro at pagmumuni. Ano po? May 2 punto pa tayo. No? Babalik pa po ang Men of Light. Don't go away. Eh.